Hi, welcome back to my channel, guys. Monetology 101, si Mona dito sa New York. So kanina na nasa Facebook ako, no, sumilip ako habang nagpapahinga ako. So merong dito sa Manila Bulletin na journal. Meron naka-post doon about Zelensky, ano, yung prime minister ng president ng Ukraine. So natutuwa siya, in-announce niya na meron parang na-recover na isang lugar from from Russia na invasion, ano, yung isang lugar. So nagtataka ako lang, bakit ang dami-daming mga Pilipino nagpo-post doon na anti-Ukraine sila, grit na grit sila kay Zelensky, tinatawag nilang comedian si Zelensky, clown, kesyo, hindi naman daw naghihirap at hindi naman daw pumapayat. Kesyo ganito, ganyan. Ang daming mga sinasabi ng mga Pilipino na to na parang hindi ko maintindihan kung nasaan ang mga klaseng utak, ano, na napapunta na yung utak nila kung saan. And hindi ako nagtataka kung sila ay maka-Trump, kung sila ay maka-Duterte at maka-BBM. Kasi sila yung mga tao na parang hindi na alam kung ano yung tama at mali. Anong ikinagagalit nyo sa presidente ng Ukraine? Sila yung in-invade. So kung wala kayong alam, manahimik na lang kayo kasi nakakairita yung mga kasinungalingan nyo na kung ano-ano yung sinasabi nyo dyan sa Facebook. Meron pa dyan nagkiklaim na binaba si Zelensky. At nung may sumagot, sinasabi pa niya, oh, kasi taga-Russia ako. Who cares kung taga-Russia kayo? Ano, kahit na taga planet Pluto pa kayo, hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, kung ano yung, kung paano kayo humusga sa isang bagay, kung ano ang tama at mali. Hindi po ba? Yung social justice ninyo na dapat kahit paano meron kayo, na alam na konti, kahit konti ay alam nyo kung ano yung tama at mali. Eh parang zero kayo eh. Wala kayong mga konsensya. Kumbaga, no? Wala kayong pakialam sa mga human rights. Hindi ko alam kung anong tumamang klaseng virus sa puso nyo at sa utak ninyo. Can you imagine yung mga tao sa Ukraine, you know, pinagpapatay nila, inagawan nila ng lugar, sinunog nila yung mga bahay, you know, lahat na ng violation na ginawa ng Russia. Tapos sasabihin ninyo pinagtatawan niyo Zelensky at puro kayo mga kuda diyan na wala naman kayong mga alam. Kasi alam niyo, sa totoo lang, kung wala kayong alam, manahimik na lang kayo kasi mukha kayong kumbaga nakaka-mix emotion, na nakakatawa kayo, na nakakairita, you know. And kaya nga sabi ko, itong Facebook is really sobrang toxic na ngayon, ano? Kasi nga parang pinamugaran na to ng mga kamangmangan, ng napakaraming tao, you know. And sila, kung sino pa yung mga mangmang, yun ang alalakas magsalita, na parang they know everything, ano. Okay, yung history ng Russia at Ukraine, hindi na yun pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan na dito, kung paano yung mga tao ay tinanggalan nila ng karapatan at inabuso nila, pinagpapatay nila. Eh kung sa inyo kaya mangyari yun, ano kaya ang mararamdaman ninyo? Sige nga, kung yung mga building na tinitirhan nyo o kung yung bahay na binobomba at minamashing gun, matutuwa ba kayo? So, tama na po yung mga ganyang katangahan dahil talagang wala pong kapupuntahan yan. So, minsan, ano, nagiging emotional ako sa mga ganyan kasi talagang nakakasakit ng loob na parang yung mga tao wala ng konsensya. Hindi po ba nakakairita na parang wala silang pakialam doon sa mga namamatay at mga nawawala ng bahay at nadi-displace? Samantalang yung buong mundo, halos lahat, nakikiramay sa Ukraine. Kayong mga Pilipino na dyan, na parang ewan ko kung ano nasa utak ninyo, o kahit nasaan man kayong bansa, ano, kinakampihan nyo po itong Russia, ano, napaka-inutil na utak po yan. Hindi po yan, hindi ko talaga matanggap-tanggap yung mga ganyan, mga katangahan, ano, kakairita. So, pag walang alam, nahimik na lang. And magbasa, mag-aaral po kayo. Huwag po parang puro YouTube lang yung pinanonood nyo ng mga fake news vloggers na pinanonood nyo. Magbasa kayo ng totoong libro, magbasa kayo ng mga totoong news
yung mga talagang totoong correct ang mga sources, ano, hindi yung parang kung saan-saan lang kayo nagbabasa ng mga fake news bloggers, na yung mga bloggers wala rin namang alam sa mga sinasabi nila, at yung karamihan ay mga bayaran pa. Ano po? Diyos ko, mahiya naman kayo, ano, mahiya naman, magkonting konsensya, gamit-gamit ng konsensya paminsan-minsan, libre lang naman po yan. Gamit mo ang utak, libre lang din lang gamitin, ano. So, gamit-gamit lang pag may time, ano po? Okay, si Mona po ito sa Monotology 101. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga video vlog. Thank you so much for watching. Bye!